Hi, Pastor Xavier. Hi, Arian. Good evening po sa lahat ng kasama natin ngayon sa ating Coffee Talks. Yes, good evening everyone. Welcome to our Coffee Talks webinar entitled Managing Stress in Times of Crisis. I know for sure na lahat kayo nag-enjoy last week no sa webinar natin, diba, about parenting, how to be a parent when we are stuck at home. And even ako, no, personally as a parent, ang dami kong natutunan, no, on how I can manage, no, yung bahay namin as a parent, especially yung mga anak ko, no, na ngayon na talagang mag 24/7 magkakasama kami. Hindi katulad before na nagwo-work ka, but ngayon kasama ko sila. So ang dami kong natutunan doon. I hope na patuloy pa rin kayong mag-join sa amin, no, hindi lang ngayong week na to, but also sa mga susunod na linggo, weekly, meron po tayong Coffee Talks webinars. Yes, that's right. And the good thing about this, Pastor Xavier, since online siya, just in case na hindi nyo po napanood, ngayon lang po kayo na natin nakasama sa mga Coffee Talks na ganito, yung last time po, pwede nyo po siyang i-replay. Punta lang po kayo sa Victory Santa Rosa Facebook page, then makikita nyo na po doon, hanapin nyo lang yung video ng Coffee Talks, then you can attend on your own. Kayo lang po muna. Kagaya ng ginawa ko kasi hindi po ako naka-attend last time. But the good thing about being with us right now, as of this moment, pwede po kayong mag-comment ng mga questions nyo. And our team, sila na ang bahala dyan to answer those questions, collect them all, kung may papareho, ibibigay natin yun sa ating guest speaker so that the guest speaker would be able to answer. Yes, tama ka doon, Arian. So ngayon, Arian, batiin naman natin yung mga kasama natin. Diba? May nakikita na ako nanonood sa atin ngayon live, no? Especially dun sa mga hindi lang pang Pilipinas, no, yung natin, even abroad, no. Kaya welcome those people na watching us abroad, sa mga taga Oman. Actually, ang daming taga Oman na nanonood sa atin ngayon, mga taga every nation. Anong oras ba doon, Pastor Xavier? I think ano, no, kung 5:30 or anong oras na ba ngayon? 6:30 rather, no? Kung 6:30 ngayon, baka mga 12:30 or 11:30 sa kanila. Kaya magandang tanghali sa inyo. Wow! Magandang tanghali po sa inyo ng mga taga-Oman dyan. And gusto ko lang batiin yung mga campus missionary natin ngayon na nagpapaulan ng mga puso. Ang dami nilang pinapaulan talaga ng puso dito. And of course, the young people, nakikita ko dito, since wala pang pasok, karamihan, no? Wala pang online classes, kasama natin sila ngayon. And I'm sure, not just the adult, not just those people who are working, not just the parent, but even the young people, the kids, the high school student, college students are experiencing stress as well. Kaya very timely tong Coffee Talks natin ngayon, Pastor Xavier. Oo nga, no? Nakikita ko rin, no? Ang dami ng mga parents din na nagjo-join sa atin. Siguro stress na, paano hahatiin ang kanilang mga oras sa pag-work at home or pag-gagawa sa gawaing bahay, no? Paglilinis, pagluluto, at paggagawa ng mga activity sa kanilang mga anak. So again, no, welcome, no, para sa inyo po talaga itong coffee talks natin. That's right. And gusto ko lang pong batiin si Miss Malen. Nakita ko siya dito. And of course, this is for the parents. Meron siyang mga anak. And this would really be helpful for her and of course, sa husband niya din. And of course, si Bautista. Think? Campo, hello po sa inyo dyan. And si LJ, from, nasa nga ba si LJ ngayon? Australia, wow. Umabot tayo ng Australia, Pastor Xavier. Hindi ko natinataya talaga. And of course, we want to say hi to Romar Arcedo. Ayan, I think nasa U-Belt siya ngayon eh. I'm not sure kung nasan siya ngayon. And Jopat tayo, Elaine Buhain. Ayan, ang dami natin kasama. 240. And we're expecting more. hindi pa naman or itag. Yes, oo. Relative. Yan. So that
makita nila tong webinar natin, itong Coffee Talk, so that they can also benefit. I'm sure everybody would benefit from this talk. Tama ka doon, Aria, no? I-share nyo na, no? Baka yung iba sa atin, hindi nyo pa na-share sa mga groups, messenger groups natin, no? Pwedeng-pwede nyo pong i-share yung Coffee Talks natin. Open for all po ito. So, especially, no, kung yung boss mo nasa stress na sa work, isend mo sa kanya yung link na to para sa kanya rin itong pag-uusapan natin ngayong gabi na ito. E siya yung reason ng stress. Pwede pa rin isend. Yeah, and of course, for those people na you're just being with us for the very first time, you can follow us on Facebook, just like our Facebook page, Getri Santa Rosa. Meron din po tayong IG, saka YouTube account, which we held our mga activities natin na ganito, and of course, our services. Ayan. So again, you can get your notebooks and pens. Ready na po natin yan. We have few minutes left before we welcome our guest speaker. And again, please note your questions. Kung ngayon pa lang may mga questions na kayo, write it down. And i-comment lang po natin, i-gather po natin yung lahat. And for our, sa last part ng talk natin na later, we'll have our question and answer. Yes, hindi lang yung questions natin. Oh, maybe meron kayong mga highlights, no? That's right. Narinig nyo during the talk, no? Baka mamaya okay yung highlights na yun. I-comment nyo lang, no? Baka yung iba, hindi nila naalala yung sinabi pala yun ng guest speaker natin. O pwede nung isulat, i-comment sa comment section natin. Yes. And, ang dami ko nang naiisip na mga tanong eh, na mga, ako mismo ah, may mga tanong ako about stress. Naisip ko kung, wow, baka marinig ng mga, ng stressor, hindi. Anyway, so diba sometimes we feel like na yung way of, yung stress reliever natin, minsan yun talaga yung nagiging cause ng stress natin, diba? So medyo magulo, stress reliever, pero eventually it, use up much of your energy, your emotions, and yun na yung nagiging stress talaga natin. And Pastor Save, I believe we have a few minutes left. I believe we can introduce our speaker right now. Yes, let's introduce our speaker right now. Actually, he's not a, alam niyo yun, a stranger sa atin sa Santa Rosa, but also he's a part of our family as a church, no? He's served as a pastor ng Victory Santa Rosa, or rather Victory in Metro Manila, and not only that, even to the whole Philippines, serving 100 churches, no? So ganun ka tindi to si Pastor Tito. And prior to serving as a full-time in ministry, Pastor Tito was a guidance counselor sa San Beda University for 2 years. And also at the Every Nation Leadership Institute for 5 years. And he's now currently a consultant for guidance counseling in various Christian schools. And his educational background, Arian? Ako personally, sobrang saludo ako dito sa guest speaker natin kay Dr. Tito, Pastor Dr. Tito. And paglaki ko, gusto kong maging kagaya niya. Ayan. So meron siyang, he has a Bachelor of Science degree in Psychology, major in Guidance and Counseling from the Lyceum de Philippines University, a Master of Divinity degree in Pastoral Studies, a Master of Divinity degree in Intercultural and Urban Studies, a graduate diploma in pastoral counseling from the Asian Theological Seminary, a Doctor of Ministry degree in Pastoral Studies and Community Development at the Union Theological Seminary and Manila Theological Seminary. At hindi lang yan, Arian, grabe no, napakadami wow. Dahil gustong-gusto talaga ni Pastor Dr. Tito na mag-serve talaga sa mas marami pang mga tao. And Pastor Tito or Dr. Tito is also a certified emotional intelligence coach, temperament counselor, and mental health first aider. And he is also a licensed clinical pastoral counselor. He has conducted various trainings on well-being and biblical counseling in various churches and campus ministries locally and
overseas. And last year, 2019, he published his book, Beyond Good Advice. And he is also married to Miss Carol, and they have one son, Ansel Kim. So why don't we welcome right now Dr. Pastor Tito Almadin. Hello po, good evening. Yes, good evening everyone. Magandang gabi po sa ating lahat diyan sa taga Santa Rosa. Yes, by the way, no, Pastor Tito, hindi lang po Santa Rosa ay nanonood sa atin, but hindi lang Pilipinas, maging sa abroad, no. Oh yeah, oh. Kamusta lahat sa mga ating mga kababayan diyan sa overseas? God bless po. Lahat kayo be safe. And again, no, salamat Pastor Tito sa pagbigay ng oras sa amin. Alam ko excited na lahat para makinig po sa inyo. So hindi na natin patatagalin, Aryan. Makinig na tayo, no, sa mga ituturo sa atin ni Pastor Dr. Tito Almadin. Yeah. Magandang gabi po sa ating lahat. Alam niyo po, ang usapin na patungkol sa stress ay talagang pinag-uusapan ng maraming tao. Hindi lang pinag-uusapan, kundi nararamdaman ng maraming tao. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo ay lahat na stress. Kahit nga actually, bago ito mag-pandemic, meron na rin tayong nararamdaman na stress. Minsan hindi lang rin natin alam paano ba natin bibigyan ng solusyon na itong mga stress sa buhay natin. Kaya ito pong ating webinar will help us a lot po para mabigyan tayo ng kaukulang informasyon paano po natin mabibigay yung ating best, no, sa pagmamanage ng ating stress. So sa Biblia po, sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi po, cast all your anxieties on Him for He cares for you. Alam niyo po, kapag na-stress po tayo, hindi naman ibig sabihin na na-displease natin si Lord. Actually po, sabi nga ng Bible, kapag na-stress ka, pag anxious ka, balisa ka, aligaga ka, at maraming bagay nararamdaman mo, sabi lang ng Panginoon, ibigay mo yan sa Panginoon, no? Submit your anxiety and stress sa Panginoon. Napakaganda po na sinasabi ng pangako ng Panginoon pag sa oras na ating stress sa buhay, no? Si Dr. John Piper po ay sumulat ng libro. Napakabilis. 1 month na during the pandemic, sinulat na kaagad nitong book na to na Coronavirus and Christ. No? Sabi po niya doon sa libro, what could be a greater privilege than to listen to the voice of God and be granted by God Himself the ear to hear? Is it that amazing po na maraming tao na hindi marunong makinig sa atin, pero saan pa tayo pupunta? Ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay, ang ating Creator, ang ating manlilika ay handang makinig sa atin sa oras ng ating mga stress sa buhay. Minsan wala nga, minsan tayo makakuha ng Tagalog na word sa stress. Eh. Ako minsan naririnig ko, bigatin, no? At masikip na damdamin, no? We can only describe the word stress sa Tagalog. Pero alam naman natin stress kasi nararamdaman po natin yun sa araw-araw nating buhay. No? So kaya nga po ito, sabi nga natin, let's look beyond the crisis and focus on who Christ is. Kasi minsan po na-stress tayo, masyado tayo nakafocus sa crisis. O nararamdaman po natin, hindi naman po natin pinasasaburian nyo po. No? Hindi po natin i-set aside yung ating mga crisis sa buhay. Pero kailangan hindi po tayo ma-divert sa ating attention kung sino ang Panginoon sa buhay po natin, no? So, ano nga po bang ibig sabihin ng stress? Ano po? So, dalawa po ang salitang pinanggalingan ng salitang stress po. Sa Latin, stringere, ibig sabihin drawing tight. Parang naninikip ang ating damdamin, ang ating katawan, ang ating kaisipan. Isa naman po yung French word, stress, eh. Ibig narrowness, kumikitid yung ating pag-iisip at ang ating environment, parang lumiliit yung mundo natin pag na-stress ang isang tao. So yun po ang ibig sabihin ng stress sa kanyang root word, no? At ang stress po ay hindi lamang pangangatawan. Sabi nga dito, stress is a mental and emotional strain characterized by physical and mental fatigue. Kaya po minsan, parati natin yung salita natin sinasabi na, uy, nadidepress ako. Huwag po natin gamitin yung salitang depress kung hindi natin naiintindihan yung salita. Maaari pong pwede natin sabihin na may mental stress ako o nagkakaroon ako ng emotional stress. Doon lamang po. Kasi mamaya, pag-usapan natin,
kung paano po magkakaroon ng ano, no, at humantong ang mga tao doon sa depression level. Pero lahat po ng entry level, ng lahat po ng emotional at psychological at mental disturbances sa buhay, stress po yan, no? Ito po ay resulting sa mga maraming bagay na nangyayari sa atin, demanding, mga uncontrollable, lalo po ngayon, very uncertain ang sitwasyon. Hindi natin alam kung ano nangyayari, hindi natin controlled ang mga bagay-bagay sa buhay natin, no? Sa, dahil sa pandemic nito. Minsan po, nagtataka ibang tao, ba't ba ako na-stress? Wala, mababait naman yung mga kasama ko sa bahay. Ba't ba ako na-stress? Okay naman ang kinakain ko, malakas. Yung pala, memory pala ang nakapag-stress sa kanya. Yung mga memory of the past po can cause a stress. Kaya ang sabi po natin, ang stress hindi lang present, it could also be the things of the past. Pag may mga unsettled o unresolved issues ka, nung bata ka, nung kailan lang, at talagang hanggang ngayon, pag naisip mo, masakit pa rin ang damdamin mo, ibig sabihin po yun, nagbibigay rin po ng stress sa atin. Hindi lang po past, hindi lang present, future rin po. Ngayon, dahil sa may pandemic, maraming tao nag-aalala, may trabaho pa ba silang mapupuntahan, merong yung negosyo ba nila, asenso pa, maraming bagay ang huminto ang mundo dahil gano'n at nagkasakit. Maraming takot, maraming kabalisaan ang mundo ngayon dahil nga sa nangyayari pandemya natin sa kasalukuyan, no po. So marami, may mga tao, nako, when it rains it pours, no, may past, present and future stress, no, na kinaharap. Kaya sabi nga ng Panginoon, kapag may stress tayo, let's cast it out to the Lord, no? Ano po ba? Ang stress rin po ay isang normal na reaksyon ng katawan ng tao, no? Maaari ito pong isang mild stress lang po. Okay lang dahil sa nagkasakit ka, natakot ka, baka nagkaroon ka ng virus, no? Hindi naman pala, parang normal na reaction lang sa allergy. Okay, moderate naman, o medyo nalugi ng konti yung negosyo mo, at yung iba naman namatayan o talagang nawalan ng trabaho, yun talagang severe stress, no? Maraming tao ang nagkakaroon ng mga ganyang klaseng karanasan ngayon sa kasalukuyang panahon, no? Sa buhay natin. Kaya mga maraming tao nagtatanong, depende ba yan sa stress na nararamdaman natin o depende yan sa ating emotion o ating adversity quotient? Kasi po, may mga tao na mababaw lang kanila ng stress, magaan lang yung stress experience nila, pero sobra silang apektado. At meron naman tao na sobrang lakas ng stress level nila, pero hindi sila nakikita mo nakangiti pa. Dependent po yan yung ating stress response doon sa ating mental at emotional health. Kaya nga po, sinasabi natin, mental wellness really matters. Mental health is wealth right now, no? Pag hindi po natin pinangalagaan ang ating emotional buhay at ang ating kaisipan, ang mga stress po ay darating na parati sa atin. Kasi po, minsan may mga tao, they eat stress for breakfast at marami silang nararamdaman dahil siyempre, hindi perpekto ang tao, hindi perpekto ang mundo, hindi perpekto ang ating lipunan. Maraming mga triggers, lalo na sa social media. Pag nagbasa po tayo ng mga news sa social media, lahat, no? Maraming mga negatibong mga news, may fake news, may good news, may bad news, lahat ng klaseng news nandyan nga at natitrigger tayo, no? Nagkakaroon tayo ng emotional roller coaster, eka nga. May mga tao nagkakaroon ng emotional circus na hindi nila maalala. O sa pagising pa lang ng umaga, bad mood na kagad sila kasi ang daming stress na pumasok sa kaisipan at hindi na proseso masyadong kanilang damdamin, walang tao nakapag-usap sa kanila at talagang mahina yung katawan nila dahil na stress sila emotionally at mentally, hindi na sila makakain. Kaya nagiging mental, emotional at physical. At kapag nagkaroon pa ng doubts, sa Panginoon, maabot pa hanggang spiritual stress. Yan sa mga bagay na yan. So, yan po yung ating introduction pa lang po, Pastor Xavier and Arian. Yes, thank you, Pastor Tito. No, I just wanna, I really agree na sometimes whenever we're stressed, we call ourselves depressed already. So, dapat di pala natin yung sinasabi agad. Sometimes, mental or emotional stress lang tayo. And we have to cast it out to the Lord.
And Pastor Tito, gusto ko lang i-clarify 'yon, no. Sometimes yung stress natin nako-compare kasi natin sa ibang tao eh, no. Yung stress ko maliit lang, yung stress pero feeling ng ibang tao, ba't kaya siya na-stress agad? Eh, ang liit-liit ng problema niya. So, nakadepende po pala yon sa EQ saka AQ natin. Yeah, oo. Yes. And bago po ako magtanong, baka po meron si Pastor Saver na highlight or anything. Yes, ano, tama, Arian, no? Same thing, no? Like, even ako, no, na-realize ko din, no? Kaya pala, sa mga dahilan ng mga nakakausap natin, even pagka may mga nagpapa-counsel po no sa amin mga pastor, minsan sinasabi nila depressed ako ganito ganun, pero pag nalaman mo yung pinaka-root, nanggagaling lang minsan physical lang din nga, yung binabanggit kanina ni Pastor Tito, may sakit lang na ganito pero na stress na, no? So iba-iba pala yung pinanggagalingan noon. Maganda ring nalalaman natin para alam natin kung ano yung ikakas out natin or sasabihin natin sa Panginoon, no? Para alam kumbaga pag nagpray tayo, alam natin, Panginoon, alisin mo ito sa akin. So minsan iba pala yung pinaalis natin, no? Pero kumbaga ganun, at least specific alam natin. So ako yun yung nakuha ko doon. Yes, and ako matagal ko nang tanong to eh, no? Before and nung prepare ko na talaga to, nung alam ko na meron tayong ganitong talk, I'm just wondering, Pastor Tito, baka meron po tayong or mental or emotional stress expression or nabanggit po ba ito sa Bible? Ano po ba yung mga sample nito? Okay. So minsan tayo may mga katanungan kahit na mga Christian tayo, no? Exempted ba tayo sa stress sa buhay? Dahil kung spiritual ka naman, malapit ka naman sa Panginoon, may mga bagay ba na nakaka-apekto pa sa'yo? Diba? Sabi nga, I can do all things through Christ who strengthens me. So alam niyo po, tingnan natin yung Biblia at makita natin ang mga facts and verses sa Bible na kahit na yung mga tao ng lumang tipan at bagong tipan ay nakakaramdam din po ng stress sa buhay nila. Tingnan po natin itong mga verses of scripture na makikita natin, no? So yan, galang ha, ayusin natin. Yan, okay. Yan. Huwag po kayong ma-stress. Yan, okay, nawala kanina. Ano tayo? Yan, okay na? Okay na po. Okay, yan, sige. So, ito yung mga verses of scripture natin, no? When doubt fills my mind. Di ba, pag nagda-doubt tayo, minsan nagkakaroon ka ng paranoia, hindi natin alam yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, no? Pero sinasabi, on the other hand, your comfort gave me renewed hope and strength. Yan ang ibig sabihin natin ng balanced Christian life. Ibig sabihin, ina-accept mo, sinasabit mo sa Panginoon, yung nararamdaman mo, hindi ka nag-i-ignore, hindi mo dinideny na may mga nangyayaring ganyan. Hindi natin masyadong ni-spiritualize. Bagkos, tinatanggap natin, pero on the other hand, sinasabi natin na may pangako ang Diyos, na ang Panginoon ang dyan. Kasi sabi nga natin, kapag na-stress tayo, mag-pray ka, bibigyan ka ni Lord ng wisdom paano natin ma-augment yung mga ganito. Kaya maganda, bukas ang ating kaisipan kasi tao pa rin naman tayo, hindi naman tayo mga anghel. Yung mga anghel nga na-stress eh. Much more ang tao, di ba? Makita natin sa sila Job, sila David, grabe yung ano, no? The Book of Lamentation kanina, di ba? Na pag-aralan natin bukan lang, grabe yung kanilang mga emotional expression doon. So nangangahulugan lamang ng stress, kahit sino, Kristiyano at hindi ka, ay makakaramdam ka nito. Ito yung mga ibang mga verses, di ba? The Lord goes before me. Do not fear or be dismayed because God is will be with you. God will never leave you nor forsake you. So yung nakikita ng both psalmists, yung mga sumulat noong panahon na yon, na meron silang nararamdaman, pero yet, yung kanilang pananampalataya nakatutok sa Panginoon, no? Marami pa. I prayed to the Lord and He answered me and He freed me from all my fears. Kita nyo yung mga tao ng Old Testament, nire-recognize nila yung takot nila. Normal lang sa kanila matakot, yung level ng insecurity. Normal lang sa kanila dahil hindi rin natin alam yung sitwasyon. Lalo na yung ngayon sa panahon na to, di ba? Meron tayong konting alaala, no? Pangamba, baka
apektuhan tayo, ma-infect tayo na hindi natin alam sa mga pinupuntahan nating buhay, no? At sa buhay natin sa araw-araw, no? Ano pa? No? The Lord is shelter for the oppressed. Grabe, no? Pero ang sabi niya, O Lord, do not abandon those who search for you. So lalo tayong tumatawag sa Panginoon. Ang sinasabi lang ng Panginoon dito, kapag meron kang takot, may kabalisaan ka, may anxiety ka, at feeling mo nag-iisa ka, mas lalo kang tumawag sa Panginoon. Dahil dapat alam mo at sa isip, the corner of your mind and your faith, in your heart, na ang Panginoon will always save you and rescue you from all your fears. No? Ito, Matthew 11:38. Madalas natin, kinakanta pa nga natin to, di ba? Come to me, all your labor are heavy burden, and I will give you rest. Si Lord Jesus Christ mismo nagsabi nito sa atin. Hindi niya tayo ni-rebuke dahil meron tayong labor or burden. Ba't ka may labor? Ba't ka sobrang bigat ng buhay mo? Ba't marami kang burden? Wala ka bang faith? Hindi sabi ni Lord yun. Isa lang sinabi niya, lumapit ka sa akin. Bigyan kita ng kapahingahan. Ganon ang Panginoon. Nauunawaan niya yung ating kalagayan bilang mga tao. Pero, wag dapat yung ating damdamin manatiling takot, manatiling kabalasian, wag manatili tayo na parati tayo na aligaga, no? Anxious tayo, nagwo-worry tayo dahil ang Panginoon ay andyan. Dahil tinatawag nga niya tayo, come to me and I will give you rest. Diba? Ano pa? The anxiousness, no? Come to God in prayer. Sabi ko nga, if you're anxious, take away those anxious thoughts in your mind, yung ants. Anxious, negative thoughts, no? That's the acronym of ants. And don't let your anxiousness become a monologue, but make it as a dialogue when you talk to God, no? Whenever you're, pag nababalisa po tayo, wag lang tayong kausapin sarili natin o sino man tao. Gawin natin dialogue sa Panginoon, makipag-usap tayo sa Panginoon because He has always the ear to hear us, no? A worry weighs a person down, an encouraging word cheers a person. So, ngayon, at this point in time, nag-worry, pero kailangan encouragement tayo sa bawat isa. Be an encouragement to everyone, no? Sa oras natin, wag na natin gatungan. Natatakot na nga tayo ng ibang tao, ginagatungan mo ba? Tulungan na lang natin, no? Wag lang tayo mag-pass ng judgment yung mga tao. Pakinggan natin, tulungan natin, ipag-pray natin, at tayo kapit kamay, no? Sabi nga, we are together here, we win as one, we heal as one, di ba? Sabi nga, do not let your heart be troubled, sabi ng Panginoon. Believe in God, believe also in me. Grabe, no? Alam ni Lord yung puso ng tao eh. Kahit nga yung mga disciple, sobrang lapit na sa Panginoon, pero grabe pa rin kanyang mga fears, di ba? Pero ganun talaga, human as we are, because of our sinful nature, nagkakaroon tayo ng ganun. Recognize lang natin, panandalian, at tumawag sa Panginoon ng mabilis at sa araw-araw nating buhay. Okay? Ano ba yung mga common stressors ng buhay ng tao? Marami yan, no? Sa buhay nating tao, dapat ma-identify mo kung ano yung mga stressors mo sa buhay para makita mo kung sino yung kalaban mo. Sabi nga, let's learn to pick our battles well, no? Ano ba? Karamihan yan, relationship. Relationship ng mag-asawa, mag-tatay at nanay, magkapatid, maglolo, o maaaring iba, magbiyanan, ano? So may mga relation, o kaya magkaibigan, magkasama sa trabaho, o dati magkaklase, dati mag-best friend, nagkakaroon ng conflict, no? Napakalaking ano yan, yan ang number one stressor sa buong mundo, no? So say the least, makita natin yan sa isa sa mga big stressor ng buhay ng tao yan, relationship. No? Ano pa? Financial concern. Lalo na ngayon, down ng business, economy is going down, hindi lang health crisis tayo, economic crisis rin tayo. No? Ibang mga tao na nakapag-loan na malaki sa negosyo, naku, babayaran nila yun, tas lugi pa yung negosyo, nasakit sa ulo po yan. No? It gives a lot of stress for people. But alam nyo, ang grace ni Lord, nandyan po, wag po tayo mag-alala. Na mamaya, pag-usapan po natin paano natin ma-overcome at ma-manage yung stress natin. Ano pa, yung trabaho, yung marami pong tao, masyadong workaholic, hindi na natutulog. Minsan, yung mga work from home, di po ba, mas marami pa minsan ang trabaho sa bahay kaysa sa opisina and all the weather that we have, no? Grabe yung pressure, no? Sa production, lalo na kung daily age earner ka,
yung trabaho mo, tapos biglang mawawala yung ganyan, tapos may mga injustices pa nangyayari sa buhay natin, mga unfair treatment, mga labor dispute. Marami, lahat mga estudyante po na nakikinig ngayon, di ba? Maaaring hindi natapos yung semester nyo o online kayo, hindi mo alam kung nakapasa ka, napasa ba, pumasok ba dahil internet problem. Hindi natin alam, minsan maraming school demand. Minsan yung ibang mga uusap ng mga magulang, hindi nila alam kung saan sila patutungo, no, sa susunod na school year natin. Sakit, no? Nako, napakaraming mga tao nagkakasakit ngayon, no? So makita natin yung mga tao na naibibigay nila yung buhay nila, buwis buhay yung mga frontliners natin, dami, no? Nakakaawa po, lalo yung mga kamag-anak natin nagkasakit, lalo na po yung talagang na biktima ng COVID-19 na hindi na humantong sa napakagandang memorial service ng honor ng pending. Dire-diretso na po yan, eh. From the hospital to crematorium to the grave. So, kailangan po nating, na yun po ay legitimate. Lalo na rin po yung mga taong talagang may lingering sickness bago pa nag-COVID. Mahirap po yan. Stress sa mga taong meron at stress doon sa mga taong nag-aalaga po. Self-image. Karamihan po ng mga tao, hindi yung mga ibang bagay na sinabi ko na yun. Sarili nila nakaka-stress dahil masyado silang may feeling unworthless sila, feeling hopeless sila, kini-criticize nila sa yun. They feel a failure, di ba? Remember, failure is an event. It's not a person. It's not your identity po. So lahat po tayo nag-fail. Pero wag po sa natin makita yung sarili ang being failure. So nagkakaroon tayo ng problema sa ating self-image po. So ano po, mga heel abuses, tayo lang po kasi lumalaki lang po tayo bilang mga tao, no? Pero marami po tayong childhood at saka teenage abuses na hindi po na-process, na-heal, o na-pag-pray ng inner healing, o na-counselan mabuti, na-process sila mabuti. So yun po ay nakaka-cause rin ng stress, no? Minsan hindi natin alam kung ano nararamdaman natin, nasa isip natin sa mga maraming bagay na nangyayari ng mga ganyan sa buhay natin. Minsan po, same issue. Struggle tayo sa something. Na-stress rin po tayo kasi hindi tayo magkaroon ng spiritual breakthrough. So mga ganyan. Huwag po tayo mahihiyan to open up to a trusted friend in a very, very safe environment. Kailangan po nating lahat ng tulong. Kailangan natin ng mga taong tutulong sa atin para maging tagumpay tayo sa ating mga kasalanan. No? Mga sinful habits, addiction, lahat po niyan. Yan po ay nagko-cause ng stress rin po sa maraming buhay ng maraming tao sa kalukuyan po. Kaya nga po, mga tao after ng stress, yun, nagkakaroon sila ng trauma, no? Yung trauma, yan po ay isa sa mga mabigat na dalahin ng maraming tao. Eh, very clinical po ang ng trauma, usapin ng trauma. Kaya siguro, one webinar, pwede natin ito pag-usapan, no? Okay, ano ba yung mga common na stress response ng tao sa stress, no? Iba po, flight. Ibig sabihin, tinatakasan nila. Lumilipad sila o ini-ignore nila. O pag ini-ignore mo, deny mo yung stress mo, hindi bubuti yan, lalala yan. So, yung iba naman, nag-freeze, hindi nila alam, no? Nagpapanik sila. Hindi lang sila nagiging historical, nagiging hysterical pa sila. So nag-free sila, hindi nila alam. They're caught flat footed. Kaya nga minsan po yung stress pag nagkapatong-patong, bigla ka na lang babaksak na. Kaya ibang mga tao nagkakaroon ng mental breakdown, nagkakaroon ng emotional breakdown, no? So hindi nila alam kasi inignore nila for so long. Tapos ngayon nararamdaman, nagkakaroon sila ng freeze, na propulsion sila, no? Pero ang mahalaga, you learn to fight, no? Ibig sabihin, pag meron kang naramdaman, huwag mo nang patagalin. Tumawag ka ng katulong mo, magpo-process sa'yo, magpo-pray. Kasi hindi mo naman kaya mag-isa. We fight as one. When you fight, you don't fight alone. We fight within the community. No? Kaya nga po tayo may community to help us one another. Okay, Pastor Xavier Arian? Thank you, Pito. No? You on what you said na the first step actually to eliminate stress or to manage stress is to identify your stressor. So I'm sure yung mga viewers natin ngayon, they are identifying siguro tao, bagay, sitwasyon, or maybe yung sinasabi nyo po na trauma, no? And another thing is yung we don't fight alone.
Yes, thank you po for emphasizing that, and I want to reiterate na kailangan po natin ng tulong ng bawat isa. So whenever you feel stress or whatever emotion you have, you can process it with someone. So I believe si Pastor Xavier meron po siyang tanong. Yes, tama Aya, no. But before kung sabihin yung tanong, no, kaya nga importante yung ano, yung group or yung community na binabanggit kanina ni Pastor Tito. And for those who are ano listening, no, if you want to have a community, na we are here, no, as a church, we have a what we call the group, a small group na nagmi-meet weekly, no. It's a part also, no, para ma-release din yung ano, yung stress natin. Maybe may pinagdaanan ka in the weeks, no, na sa work, sa bahay, or sa relationship, or maybe may naalala kang past na nangyari sa iyo, bata ka. So doon pwede nating i-release or i-share, no, para hindi natin i-deny or mag-freeze tayo, kundi lalabanan natin together with some people na makikinig at magpe-pray sa atin. So Pastor Tito, ang tanong is, paano kapag na-mismanage natin yung stress? Ano po ba yung mangyayari? Sige. Minsan maraming tao na akala nila kayang-kaya nila yung stress, no, until the time that na-experience sila yung stress na too much severe stress or extreme stress, no. Etong sasabihin ko po sa inyo ay hindi lang research sa libro to o mga nabasa ko. Ito po ay personal experience ko po sa napakaraming taong akin nakausap, at nakita ko po sila po yung nagkukuwento nito, kaya ano po to, based on facts and experience na maraming tao ang aking na kasalamuha too many years na po. Ang una po, burnout. Nakakaroon po ng emotional burnout ang tao. Minsan, di mo alam. Parang walang pakiramdam ka, namamanhid ka, o nablablanko ka. So, nagkakaroon ka ng mental fatigue, no? Exhausted ka, emotional. Parang lahat ng bagay sa'yo, walang meaning, walang kulay. Sobrang pagod ka physically, emotionally, mentally. Burnout po yan ang tawag doon. So, minsan di natin alam nangyayari. Ano pa po? Psychosomatic illness. Nagkakaroon po tayo ng mga sakit na nararamdaman na wala namang organic origin. Ano po? So, wala ka namang sakit sa puso, high blood, whatever. Wala ka namang problema. Pero nagkakaroon ka ng migraine, body aches, heartburn, hyperacidity. Masyado kang mabagal, etc. Ano po yan? Stress po yan, psychology. Mental fatigue ang tawag po dyan. Nagkakaroon tayo ng ganyan mga karanasan. Ano pa po? Paranoia. Kapag sobra pong stress ang tao, lahat ng tao pinagsususpensa niya. Pinakausap siya, minichismis siya, o hindi maganda yung pakikitungo sa kanya, pinuput down siya. Yung hindi po tama ang ating kaisipan. So marami pong tao, pag stress, ganyan na rin po yung kanilang kaisipan, no? So, apo, anxiety attack. Okay? Nag-feeling sobrang worry. Yung worry po, normal yon. Pero yung sobrang worry, at nagkakaroon ng bodily, ano, alam niyo po kayong stress, ang tawag po natin yan, meron pong hormone na tawag dyan, cortisol, yung stress po. Stress hormone is called cortisol. Ang cortisol po, siya yung nakaka-affect sa ating hormonal balance, at saka yung tinatawag na chemical balance, no? So kaya nga pag sobra ang cortisol mo, stress hormone, nagkakaroon ka ng chemical imbalance and hormonal imbalance na nakaka-apekto sa physical, emotional, at mental condition mo. At kailangan to ng clinical diagnosis. Hindi po tayo pwede mag-self-diagnose. Kailangan po ang isang psychologist o isang psychiatrist ang mag-diagnose po sa atin. No? Kakambal po na anxiety attack, ang tinatawag natin panic attack. Yan po yung nag-hysterical. Ninenervyos, hingal-nahingal, takot na takot. No? Hindi mo alam kung bakit. Ang tawag po doon ay tinatawag natin emotional shock. O dun sa mga neurologists, ang tawag nila amygdala shock. Yung amygdala po is part of the brain kung saan nandun po yung seat of emotion natin. At kapag sobra po yung ating stress or severe stress na nararamdaman natin, nagkakaroon po tayo ng shock within our brain. Kasi minsan po yung brain natin, hindi natin nakikita. Kaya minsan, hindi natin binibigyan ng pansin. Ano po? Remember, the brain is the central nervous system ng ating buhay. Pag ang brain po nawala na, wala na pong meaning ang buhay. Kaya we need to take care of our health as well, no? So ito mong anxiety attack, panic attack, at depression po. Lahat po to clinical in nature. Hindi po tayo pwede magkaroon ng self-healing po dito o self-diagnosis. Kailangan po yung mga medical professional like that. Psychologist, psychiatrist, psychotherapists, mga professional counselors to help you out po. Ang sabi ng iba,
ng mga medical practitioners po, ito yung mga expert, pag umabot po ng 2 to 6 weeks na wala kang masyadong kinakain, wala kang gana, hindi ka masyado nakakatulog, at nag-isolate ka, masyado ka malungkot, at nagkakaroon ka ng suicidal ideation, nandun na po tayo, malapit na tayo sa borderline ng ating depression. So, ibig pong sabihin nun, kailangan mo nang lumapit. Ako po, parati ko sinasabi sa mga kinakounselan, huwag mo nang pahintayin ng isang linggo yan. Kahit 3 araw lang, magpatingin ka lang. Anyway, sasabihin naman sa inyo ng doktor ko ano yung mga dapat mong gawin. Tapos balik ka na lang po sa akin para turuan kita ng mga life coaching, emotional coaching, para ma-improve yung the way you think and the way you feel. No? Ito po yung mga bagay na nagkakaroon tayo ng tension pag na-manage natin yung ating. No? Kaya marami po ang tao ngayon, nagdadalamhati na sila. Ang dami pong grieving, no? Ngayon, because tumawid na po yung ating stress sa trauma tapos grief, no? Kaya siguro one of these days, pwede nating pag-usapan itong grief, no? Pero ano mga tanong ng tao, puro ba negative ang stress? Hindi naman po. Meron tayong tinatawag na positive stress. Ang tawag po na youth stress, no? Ano ba yung nagbibigay sa atin? Ano? Kung meron po tayong tinatawag na stress hormone, meron po tayong tinatawag na happy hormones, no? Yun po yung tatlo. Endorphins, dopamine, at saka serotonin, no? So malaking bagay po yun. Mamaya, explain ko paano natin makukuha yun, no? Sa ating hormone, happy hormones. Nga. Sabi ng Proverbs 17:22, a merry heart doeth good a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. Yung broken spirit po, yun yung doon po nakikick in yung stress hormone. Pero yung happy hormones, doon sa merry heart. Kaya parati po tayo, meron tayong happy disposition despite of what is happening in the world today. Pero ano nga po talaga ba ang benefit ng stress? No? Una, kapag nagkakaroon ka ng severe stress before, natuto ka. Nagkakaroon ka ng realization na lahat ng bahay sa mundo, hindi mo pwede control. Sabi nga, let's learn to pick our battles well, because maraming bagay sa mundo na hindi natin. Dapat meron tayong mga ganong realization tsaka reflection. Araw-araw sa buhay natin, pag nagka-quiet time tayo, tumatabi tayo sa Panginoon, mag-reflect tayo. Kailangan reviewin natin yung buhay natin. Tingnan natin kung ano yung mga bagay na ano. Tapos, pag okay na realization mo, nandun na sa isip mo, magkakaroon ka ng awareness. O, pag dumadating isang stress, hindi ko to papansinin. Hindi ko pipick up yung battle. Hindi ko pipick up yung argument. Hindi na ako gagawa ng mga bagay na makakapag-stress, ha. Nagkakaroon ka na ng awareness. Dati, nako, that's entertainment. Lahat. Iniimbita mo lahat ng stress sa buhay mo. Ngayon, hindi na po. Dahil meron ka ng realization, nagkakaroon ka ng awareness. Ang gandang benefit nito, na ma-manage mo tuloy. Okay? You manage your stress well. Life every day. Alam mo, para hindi ka ma-stress, dapat gawin mo to. Gabi pa lang, gawin mo na to. O umaga pa lang, gawin mo na to. Para hindi ka na ma-stress. At kapag nagkaroon ka ng realization, awareness, at management, wow, ang ganda. Itong stress na to o challenges sa buhay, magiging driving force mo to upgrade yourself, to grow in character, and maging more happier person, to be a better person in our life. So, marami rin nagiging maganda ang benefit ng stress sa buhay natin. Okay? Bigyan ko lang po, mabilis lang po ito, na mga some benefits of how we can manage our stress effectively. No po? So, pag meron po tayong stress, kailangan matuto tayong mag-relax. No? Pareho po rin yung letter ng stress sa rest. Eh. So, ya-jumble mo lang yung salitang stress, magiging rest yan. So, pag na-stress ka, number one, antidote, magpahinga ka. Okay? Hindi makakatulong yung another stress para mawala isang stress. Hindi. Pahinga. Kasi ang katawan natin kailangan ng rest. Kaya sabi po ng Bible, di ba, yung Sabbath, talagang gift ni Lord yan. No? Kung inaanto ka, matulog ka. It's a gift from God. No? Mag-exercise ka, kailangan. Kasi siguro kaya ka na-stress. Sobra kang kain, kulang ka sa exercise, kulang ka sa morning sunlight. Hindi ka marunong tumayo sa upuan mo pag nagtatrabaho ka, wala kang pugnat sa kakatrabaho, no? Stretching ka, etc. After hard work, drink a lot of water, hydration, really, malaking bagay po yung tubig, no? Sa katawan natin. Pag na-stress ka, inom ka lang na inom para lumalabas yung tension mo. Eat healthy food, proper diet, no?
more vegetable and fruits, no? Kasi nanonutrition, and meron po tayong tinatawag na nutritional psychiatry. Nabatin po ako ng conference niyan sa Medical City. Yung mga kinakain mo, nakaka-attack pala yan sa stress level mo. Kaya research po natin, mahabang usapin po yung nutritional psychiatry, no? Pag masyado kang stress, huwag kang masyadong nagkakape kasi it will bring a lot of hyperacidity sa iyo, no? So may mga tao po na okay lang sa kanila yung kape na barako, etc. Mas lalo sila. Konti lang po yung mga tao na talagang likas na matitibay ang mga sikmura. Pero normally, if you're stressed, lessen your caffeine because it brings a lot of hyperacidity. Then eventually talk with people around, no? Minsan, pag may pressure tayo, kailangan we talk. Ako po, pag may na-stress po ako, tatawag ako isa o dalawang kaibigan ko. Minsan, tawanan lang kami ang tawanan, kwentuhan lang kami, wala kami serious stuff. Kasi kailangan kong tumawa, na-stress out ako eh, no? Pang-distress ko po yun. Minsan naman, tatawag sa kaibigan mo, papayuan ka, okay yun. Meron naman, may kaibigan ka, madasalin, pagdadasal ka. Lahat po ng klase ng tao, natingin yung mga katulong para mawala yung stress nyo. Humingi po kayo ng tulong. Yan po naman ang kailangan natin. Tapos, siyempre, yung self-image mo, no? Have a personal positive self-talk. Yung bang huwag parati idadaw yung sarili mo. Kahit konting ginawa mo, ayos. Very good. Maganda. May na-accomplish ako ngayon. Thank you, Lord. Okay. Positive ka parati. Kahit maliit o malaking bawi na ginawa, parati kang positive. And of course, matuto tayong manalangin sa Panginoon. Yung time with God, yung intimacy, napakalaking bagay po niyan. Sa umaga, pag nagnanalangin ka, nag-worship ka kay God, napakalaking bagay po yan na pampatanggal ng stress natin. Ngayon, kita po natin kanina, kanina ang mga slide natin, no? Yung mga sa Book of Psalms, kung bago sila manalangin sa Panginoon, sinasabi nila yung mga burdens nila sa Panginoon. Tapos, have a deep breath in between break. Hinga ka malalim. Pag na-stress ka, hinga lang na malalim. Okay? Okay, tapos listen to good music, inspirational music, instrumental music. Kasi music is a food for the soul din. Eh. Nakakatulong po sa atin ma-relax. And then, iwasan po natin yung away tsaka argumento. Okay na po sila yung tama at ikaw na mali. Basta at least hindi ka stress, di ba? So yun, let's learn how to understand people first, no? And then, matutok tayo matulog, no? Iba, 6 to 8 hours, 5 to 7 hours. Depende po yan kung anong edad mo, no? So, have enough sleep. Kalko lang ka ng tulog sa gabi, ano ka, tulog ka sa hapon para makabawi, no? And then, do things that make you happy. Ito po yung sinasabi ko kanina ng happy hormones, no? Joyful and laugh aloud, no? Kailangan matutok ang tumawa, di ba? Sabi nga ni Freddie Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. So, kailangan natin minsan tumawa. Alam nyo, minsan po, yung mga mabababang kaligayan, madaling matanggal yung stress niya. Kaya minsan po, kailangan medyo baba natin ang konti yung standard natin, no? Eh, matuto po tayong tumawa. At minsan nga, yung ibang tao, sabi, gusto nilang tumawa, nagti-TikTok na lang sila, di ba? Good vibes, kaya nga sabi naman. And always be grateful and cheerful every day, no? Salamat sa Panginoon araw-araw, pasalamat ka sa tao, mag-appreciate ka mga tao, tawagan mo, di ba? Encourage mo, ipag-pray mo, bigyan mo ng godly counsel. Mga ganyan, kasi pag masyado kang stress, nagpo-focus ka sa sarili mo, lalo ka na-stress. But if you're stressed, you want to help other people, nakakatulong rin po yan sa buhay nilang tao, no? Then, matuto tayo maging kalmado, be at peace, be an agent of peace to other people. And then, magtiwala sa Diyos sa, dahil merong purpose si God sa buhay natin. Hindi pa natatapos ang mundo. May pag-asa sa Panginoon. There's no hopeless case in Christ Jesus, no? Ito po, psycho-spiritual first aid po natin o stress therapy. Ito po, kung wala ka na talaga matawa, lahat busy. Ano ba yung pwede kong gawin pag ako lang mag-isa? Ito po, 10 bagay, no? Upo ka, magpahinga ka, humingi ka na malalim, close your eyes, nag-imagine ka ng one after another, 5 bagay na nakaka-relax sa'yo sa buhay mo. Tulungan mo yung sarili mo and then have a normal breath again, makinig ka ng Christian music o instrumental music para then mag-meditate ka ng Word of God sa buhay, sa favorite verse mo, no?
So began worshiping God and pray in the Holy Spirit, and the Holy Spirit will help you out, no? Holy Spirit ay talagang comforter nga, sabi nga natin. The Holy Spirit is our great counselor, our great comforter. He's our peacemaker as well. And then you pray to God. Mamaya-maya makita mo, wow, you are soaring high in the Spirit. At makita mo yung mga stress mo unti-unting na wawala sa buhay. Pero ito po ay hindi substitute para makapagpatingin tayo kung talagang high severe stress. Ito po ay first aid lamang po. Kung kailangan po ng further counseling, o kailangan po ng further diagnosis, o kailangan po ng mga taong kailangan nating humingi ng tulong, so lumapit po tayo, or kaya inner healing po. So yun po yung mga bagay na yun. So ito po yung mga ilang mga wisdom natin na ano, i-highlight ko na lang po yung ilang dito. Happiness is a choice, life is short, we learn how to laugh. No? Kailangan po natin matutong tumawa sa buhay. Remember that being happy doesn't mean that you have it all. But you simply have to thank the Lord what you have. Di ba? Yung level ng contentment, malapaklaking bagay po sa isang tao yan. No? Sa maraming bagay ng buhay natin, dapat meron tayong posture of humility and gratefulness sa araw-araw. Yun po ay nakakawala rin ng worry sa buhay natin. No? So, pag na-stress po tayo, dalawang verse of scripture, dalawang passage po ng scripture sa Bible. Psalm 23, ang ganda po nito kasi nagkaroon tayo ng sermon series. Balikan po natin yan. No? At ito pong Psalm 112. Ito po ay napakagandang. Pag ako po na-stress, bumupunta po ako dyan. Binabasa ko, minameditate ko. Minsan, pinakikinggan ko pa yun sa audio Bible para mag-resonate sa kaluluwa ko. Parang pumasok sa kaluluwa at kaisipan ko po. No? Psalm 23 and Psalm 112 po. No? Ako po ay nakapagsulat ng libro. Ito po yung Beyond Good Advice. Kung makatulong po sa inyo ito na makatulong din po sa ibang tao. Ito po ay isang Bible-based counseling book. At may mga testimony po dyan. At maraming bagay na makakatulong po sa atin sa pangunawa natin sa sarili natin at pangunawa rin sa ibang taong lumalapit sa atin. No? So, yan po yung ating libro. Ito po yung ating mga webinar na pwede nating i-share sa ating mga kaibigan if you would like to. So, managing stress, trauma, may restock rin po tayo. May understanding depression po tayo, lalo na ngayon, napakaraming 300 million po ng tao sa buong mundo ay experiencing depression. Ngayon po, yung grief, napakaraming tao po nag-grief ngayon. No? Tapos yung mental health awareness po natin, napakaraming mental anxiety attack, panic attack, lahat po ng karami ng attack. Ang dami, kaya health, mental health is well po. No? Napakalagang bagay. So ito po, in a few days, so I'll be doing all these things po, services I'm offering to many people, both individually, corporately, school, or even other churches po. Yun po yung ating ano. So if you want to have questions for me personally, you want to contact me, you can follow me in my Instagram account, Beyond Good Advice. The same with my Facebook page, Beyond Good Advice, Tito G. Almadin, sa aking Facebook po, Messenger, or you can follow me in my Twitter account po. Pastor Xavier and Arian, we can have our question and answer now. Yes, Pastor Tito, thank you once again, no, for sharing that to us. Ang dami naming natutunan on how we can manage our stress, no. And for sure, no, maraming mga tanong yung mga iba sa atin, no. And again, no, yung binanggit kanina ni Pastor Tito or ni Dr. Tito Almadin, kung meron kayong mga tanong pa, pwede nyo siyang i-follow or tanungin dun sa mga account na sinabi niya, no, sa Instagram, sa Facebook, and even sa Twitter, no, you can follow him. So may tanong dito, Pastor Tito. Arian, dun sa first question natin. Sige po. This is very timely. Merong siguro it's a good question of 2 to 3 people na ulit siya ng medyo paulit-ulit sa ano natin comment section. What do we do if we have a stressful boss? Stressful boss. Okay. So, boss yan eh. Wala tayong magagawa, di ba? Kung stress. Kaya ibig sabihin, pag-aralan mo mabuti. Be a good student of your boss. Bakit ba nakaka-stress sa'yo yung boss mo? Baka hindi mo kuha pa yung ugali niya, yung sistema niya, pag-aralan mo mabuti.
baka naman kapag napag-aralan mo yung sistema niya at napag-aralan mo at naunawa mo yung ugali niya, malilesen mo yon. O kaya kung ikaw naman masyado kang sensitive at tingin mo medyo emotionally sensitive ka, magpatulong ka para lumakas yung emosyon mo. Kasi hindi ka pwede mag-desisyon ka, alis na ako. Naku, baka lalo ka ma-stress, walang mahirap magtrabaho ngayon, di ba? So ibig sabihin, magpatulong tayo, magpa-mentor tayo. Maraming tayong mga tao naman sa simbahan na pwede tayong humingi ng tulong. So, ay, pag-usapan natin yan para matulungan natin yung mga ganun. And another one po, since yung work natin ngayon, karamihan sa mga tao is online, work from home sila, how can you strike the balance daw po na i-avoid yung stress sa social media or sa internet, sa online world, then dun ka din nagwo-work, yun din yung work mo, exposed ka din dun. Paano naman daw po yung i-balance? Oo, pag break time mo, sarado mo yung computer mo. Huwag kang humawak ng cellphone kung yan yung parating nasa ano mo, no? Trabaho mo. Okay? Free yourself from anything that you do consistently for 8 hours. Pag weekend, mag-ceasefire ka to help you out. In between breaks, may lunch break ka naman. May coffee break ka. O labas ka lang, pahangin ka. Okay? Makinig ka ng music para ma-relax ka, no? O kaya kumain ka ng favorite food mo, di ba? Happy hormones yun, di ba? O kung may anak ka, o may sibling ka, akapin mo lang. Yung walang maakap, aso inaakap, pusa, di ba? Happy hormones. O kaya gusto mo matawa, manood ka saglit lang. O, yung mga nakakatawang show, 5 minutes lang, tawa na. O, tapos balik ka ulit. Ikaw naman ang may control sa buhay mo. Ikaw naman yung pwedeng mag-control sa happiness mo, di ba? Happiness is a choice. Yes, thank you, Pastor Tito. And from Kaloy Coste naman po, how can we measure our emotional quotient? Yan, meron tayong tinatawag na, may test kasi ng emotional quotient, yung emotional intelligence 2.0. Isang psychometric test to. Bibili ka ng book o kaya sa internet, pwede kang mag-test doon. And then, isesend sa'yo yung psychometric test kasi na-measure ang emotion through many questions, no? And then, bibigyan ka niya ng tips, guidance. Oy, naku, mababa ka sa self-awareness mo o mababa ka sa social awareness mo. Kasi minsan, yung emotional quotient natin, sensitive ka sa sarili mo, iba naman insensitive sa ibang tao. Iba, masyado naman sensitive sa ibang tao, insensitive sa sarili, di ba? So, yun ang meron tayong measurement. May test tayo dyan for that matter. Okay po. Meron pa ritong tanong, Pastor Tito, kay Ai Wu. How do we recognize the signs of stress in ourselves? Oh, pag tingin mo unusual, hindi na ikaw yan. Yung bang parati kang pagod, hapo ka, parang feeling confused ka, parang ang bigat parati ng ulo mo, stress na yon. So nararamdaman mo yun, hindi ka masyado makatulog, parang dami mo iniisip. Sign ng stress yun. Kasi ang stress, di ba? Mild, moderate, saka severe. Okay, huwag mo nang paabutin sa gitna o sa dulo. Delikado yun. Mild pa lang, meron namang mataas ang resiliency factor. Yung tinatawag natin adversity quotient, no? O emotion. Okay lang sa iba doon. Pero, gayon pa man, kailangan mo. Ako, mataas ang EQ ko, no? Pero, hindi ko inayan dahil mataas ang EQ. Ako, kayang-kaya ko. Hindi. Ay, see to a point na yung stress level ko, bare minimum. Kasi pag nadadagdag yan, minsan kala mo, kaya mo pa, biglang ibabaksakan yan. So, kailangan aware ka. Kasi dapat meron tayong level of awareness sa kanya-kanyang tao, no? So, you know yourself better. How about this, Pastor Tito? How can you calm a person with anxiety attack? How can you help him? Pag may anxiety attack, paupuin mo lang. Okay? Painumin mo ng tubig. And then, ang psychological phrase ay, pahingay mo ng mga, okay, breathing exercise. Siguro 5 minutes. 5 minutes. Relaxation lang. Huwag mong palakarin. Tapos, alalayan mo na kung may uwi mo na para makapagpahinga.
Tapos the following day, kung talagang consistent yun, nagiging pattern, patingin nyo na sa psychiatrist. Baka kailangan ng medication, kailangan ng diagnosis, hindi natin alam kasi. Mm-hmm. Meron pang tanong dito, Pastor Tito, yung ano, ni Shekina Grace Tuason. Is it advisable to deal with or help someone who's stressed even if you're also under stress? Ah, okay. Kung tingin mo ikaw rin under stress ka, ipasa mo na muna sa iba. Kasi meron tayong tinatawag sa psychology na transference at counter-transference. Eh, no? Ang tawag natin doon, emotional attachment. No? So minsan, pag masyado kang stressful ka rin, nagiging sensitive ka, tapos nagka-counsel ka ng highly stress, na-absorb mo yon emotionally. Nadadagdagan yung stress mo. So ako minsan, kahit ako counselor, professional ako, pag meron yung highly stress ako, minsan nagmamanage ako ng mga taong kakausapin. Kasi I need to take care of myself also. No? Hindi naman tayo machine. No? Hindi tayo makina. No? Kailangan we learn how to manage ourselves. Kung tingin mo, sabi mo, at this point in time, can I just pray for you because I think I'm not also the right person at this point in time. Baka hindi ako makatulong sa'yo, baka lalo ako makasama. Siguro, kausapin mo muna si Arian, o kausapin mo muna si Pastor Xavier at this point in time. Pag okay na ako, ako pang tatawag sa'yo. Ganon. Maging honest ka lang sa sarili mo. Remember, we should not play as a healer or as a hero. Walang hero tsaka healer. Isa lang yon, si Lord lang yon. Okay? We're here to help. We are helpers. And may tanong din, how do we know if the person we are counseling already needs professional help? Ayun. Kung hindi ka expert sa counseling, hindi mo malalaman yon. Diba? So minsan, tatanungin mo sa kanya, nakakatulog ka pa ba? Kamusta yung pagkain mo? Nakakapag-isip ka ba ng self-harm o mga ganyan? O confused ka ba? May mga nararamdaman mga sa katawan mo? Tanungin mo yung mga diagnosis. Yung katanya yung sinabi ko kanina. Diba? At kung ganon, sabi ko wala na masamang pumunta sa isang medical professional. Parang ikaw, pag masakit ang ngipin mo, hindi kinabukasan, punta ka kagad sa dentista, di ba? Masakit lang ang ngipin mo. Eh bakit pag may mga ganyan emotional at mental fatigue, hindi tayo nagpupunta sa mga doktor na tutulong sa atin sa ating mental tsaka emotional health. Mingi tayo ng tulong sa kanila. Yes, Pastor Dito. Ito po mayroong tanong. This is for the people na yung mga OFW. How can them naman seek for help since stress sila, then wala silang friend or Kristiyanong kaibigan doon sa barko or sa place? Ah, sa barko. Okay. Alam ko sa barko may internet din dyan, di ba? So, you can call a friend through internet. Okay? O kaya, kung wala kayo doon, within you, magkaroon dapat kayong close group, no? Sa loob ng barko. Tapos kayo, magkaroon kayo na, kung Christian ka, magkaroon ka ng isang parang prayer group o Bible study group o sharing group o kwentuhan group, whatever you call. At tapos, ang barko naman, hindi naman dire-diretso yan eh. May daungan yan. Pag dumaong na at mayroong internet, call a friend. Talk to a friend. Okay. Ito naman po, from Sarah Remojo. Sign po ba ng stress yung walang ganang kumain? So, ano pong food supplement ang pwedeng i-take or vitamins or food? Yeah. Pag wala kang ganang kumain, siguro kain ka ng mga frutas at saka gulay, no, na makakatulong sa'yo. O kaya iba, multivitamins ang tinitake para at least kung hindi mamakain. Pero pag medyo ano na yan, consistent na, patingin pa rin tayo po. Kasi mahirap din magbaka sakali at mag-assume. Marami pong problema ng mga tao nag-assume eh. No? So, kailangan patingin rin po tayo baka something is wrong. No? Wala pong problema sa pagpapatingin. Mahalaga yung think of health tayo parate. Ito po from Ramon Paolo Alfar. Meron po siyang kinote na verse dito na therefore I tell you do not worry about your life. So okay lang daw po ba sa mga Christian to be open about their mental health? Oo even naman. If one of their situation contradicts dun sa verse na yun. Yeah, okay naman.
tingnan nyo nga sa Bible, no, sobrang open sila sa mental health nila, di ba? Sa emotional health, na very vulnerable sila. Sinasabi nila, pero nananalangin rin nila sa Panginoon. Pero ganito yan. Being vulnerable doesn't mean you need to make it public. Being vulnerable needs to be very private. Kasi hindi lahat ng tao makakaunawa sa'yo. Kaya nga sabi ko, when you become vulnerable and you share your life, go to a trusted friend in a very safe environment. Kung imi-meet mo yung tao, trusted mo yun. At walang yung, kayo lang dalawa. At saka, treat it very confidentially or very private. Kung talagang kailangan na other close friend to help out, then okay lang rin naman. Basta may consent yung tao to help us out. Ito naman, Pastor Tito, sa isang parent naman, for children and teenagers, is it the same way of managing their stress? Oh yeah, the same way. Oo. Bata lang rin lang sila. Pero siyempre, ibang mga bata, may ano sila, yung play therapy yung tinatawag, no? Meron tayong ginaganyan na play therapy, meron na storytelling, meron dyan mga activity para mawala yung stress ng mga bata. So mga ganyan. At saka, ano, number one na stress given ng mga bata, ano, fun. To have fun. Laro. Alam ni Xavier yan, no? Mga maliliit yung anak niya. Pag mga ganyan, si Xavier lang na i-stress. Yung mga anak nila, okay. No? Pero okay lang. Something that you enjoy both para mawala yung stress. Meron pa rito, Pastor Tito. Tama lang po ba na alisin yung mga toxic people na nagko-cause ng stress? Depende yan. Kung ang toxic asawa mo, obyanan mo. Mahirap alisin sa buhay yan, di ba? Kaya mahalaga yung mga relatives o close friend, kung hindi sila magbago, ikaw na lang muna magbago. Kung hindi sila, ganun pa rin sila, ikaw ang humanap ng outside help. No? Sabi nga, humanap ka ng ayuda sa labas to help you out, to manage your stress. No? Kung sila kasi toxic sila, ayaw mo maging toxic, eh andun pa sila. So at least meron kang napapasahin ng toxicity nila sa iba. Sila naiipon, no? So ibig sabihin, maging wise ka rin sa sarili mo. Pag nag-pray ka, bibigyan ka ng wisdom ni Lord. Paano? Ito pa, Pastor Tito. Stress din po ba yung i-compare mo yung sarili mo sa iba? Oo. Hindi lang stress yan. Pressure din yan, no? So minsan maraming tao na ganyan, no, ang identity nila base sa ibang tao, no. So wag tayong humantong sa ganun, no. Don't compare yourself. Remember, may blueprint ang Panginoon sa bawat buhay ng tao. Isa ka lang sa mundo. Wala nang iba. Lalo ka ma-stress sa buong buhay mo pag ginagaya mo siya. Wala. Be yourself and God has something great purpose for you. Pastor Tito, you mentioned about seek professional help. Can you give our viewers idea po how much it costs? If okay lang po. Wala akong idea eh. Pero kasi each medical professional has its own rate. Depende sa expertise nila, no? Kaya titingnan nyo muna. Siguro tanong nyo muna sa secretary. Mag-survey kayo. Para ganon. Pero alam mo ako, money and rate should not be a hindrance. Kasi sabihin mo, kumastos ka ng 4,000, 5,000 sa medical professional, etc. Eh, pag nawalan ka ng trabaho, mas malaki yung sweldo mo eh. 25,000, 30,000, di ba? Tapos wala pang meaning ang buhay mo, di ba? Eh, mga tao nga dyan, bumibili ng cellphone na 40,000, 30,000, bag na 50,000, kotse na kalahating milyon, di ba? So, bakit hindi ka mag-invest sa mental health mo? Pagdating sa mental health at sa health ng ano, ba't mo tinitipid yung sarili mo? Remember, yung katawan mo ang greatest investment. Pag okay ka, the best, sabi ko nga doon sa book ko, na your best gift to your family and loved ones is your healthy well-being. Diba? Ang kayamanan mo ay ang iyong kalusugan sa kaisipan, sa emosyonal, sa katawan, at sa spiritual. Yan ang tanging yaman mo. Mag-invest ka dyan. Don't care kung magkano yon. Basta ang mahalaga, I'm in my pink of health.
Yes, I agree, Pastor Tito. Siguro last question na lang po, no? This pandemic po or this during this crisis, paano po natin masisigurado na hindi po tayo magiging cause ng stress sa ibang tao? Okay, mag-mask ka parate. Check. At huwag kang pasaway. Matuto ka sa social distancing. Okay? So, huwag kang masyadong naglalabas. Okay? Essential lang kung kailangan. Okay? At be careful. Respect other people's distance and people's privacy for that matter. And then, of course, always be informed. Okay? Maganda yung may mga information drive tayo. Pero huwag naman super informed na lahat. Napaparanoid ka na, no? So, ibig sabihin, ano lang, essential caring of self and respect for other people as well. Eh, maraming dasal. Maraming fellowship kay Lord. Yes. I think that ends our question and answer portion with Pastor Dr. Tito Almadin. Alam ko marami pa kayong mga tanong, no? But for sure, no? Like nga sinabi kanina ni Pastor Tito or ni Dr. Tito Almadin, no? Pwede nyo siyang i-follow and or even for those ano webinars na ginagawa niya, you can do that also. You can invite him also dun sa mga companies nyo if you want to have Dr. Tito Almadin. And for sure, no, lahat tayo, no, meron tayong nararanasang stress, no, sa buhay natin. And we can all lift it up to God, no. Binanggit niya kanina sa simula pa lang ng session natin, no, na ni Dr. Tito na to ano continue to be yourself, no, when it comes to God, no. Ano ba yung nararamdaman natin? When you come to God, yung prayer natin, hindi naman kailangan, ano, di ba, na strict na ito yung dapat simula, ito yung sasabihin mo. Hindi, you can show kung ano yung emotions mo to God. No? Very important yun, no? Sa atin, as a person, as a human being. Na alam ni God yun, kinrate tayo ni God, so connected tayo sa Kanya. So this time, we will ask Pastor Tito, no, to pray for us. For sure na marami sa atin ngayon, no, na nangangailangan ng panalangin, no, especially na stuck na tayo sa bahay, ang dami nangyayari, no, sa paligid natin, merong fear, merong anxiety, or maybe yung iba, no, hindi na alam kung paano i-handle. Maybe we can pray for them, Pastor Tito. Yeah, kung you are viewing this and listening to this webinar, and you feel like you're so much stressed and you're experiencing mental fatigue or even more bigger than that, we'll pray for the grace of God to be upon us all. Let's pray. Lord, I pray right now in the name of Jesus to be upon us all, Lord God. I pray that your healing grace will be abounding to each and every one of us. Give us wisdom even as we pray so that we'll be able to overcome, manage our stresses in life, or even some deep wounds, Lord God. I pray that you will give us a divine encounter, lead us to the right person, Lord, to help us for inner healing or emotional processing, mentoring, and prayer, O God. I pray that you meet us in our times of need. Thank you so much for your goodness. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Before we end, no, why don't we bless Pastor Tito, Dr. Tito, let's pray for him also. Panginoon, salamat Lord sa buhay ni Pastor Tito. Salamat Lord dahil binigyan mo siya, Panginoon, ng skill na ito, Lord, na I believe, Lord, na ito yung calling na ibinigay mo sa kanya para mas marami pang tao, Panginoon, ang matulungan ka na gagamitin mo si Pastor Tito. And even Lord, I pray God that those who are going to listen to him and even yung mga magiging Lord, yung mga kakausap sa kanya, magiging pasyente niya, Panginoon, pagagalingin mo sila, Lord, through Pastor Tito. And salamat, Lord, continue to bless him, this platform, Lord, that many people will be blessed, Lord, for his teachings, Lord, and even his book also, Lord. Continue to bless it, Lord. Thank you, God. Bless Pastor Tito and his family, Miss Carol and Kian, Lord God. Thank you, Lord, for them, Lord God. This we ask you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Amen.
By the way, Pastor Tito, bago tayo mag-end, meron lang tayong few announcements. Oh. Arian? Naka-mute ka, Arian. Thank you, Pastor Tito. Sobrang we learned a lot. Thank you. Nag-notes talaga ako and baka welcome. I-replay ko pa to. And for our viewers, for Victory Santa Rosa, we have more webinars to come. So next time po na Coffee Talks natin on July 4, that is a Saturday, same time, 7 o'clock naman po tayo, we have the School at Home, How to be a Parent Teacher During Quarantine. Kasi not everyone is, hindi po tayo lahat sanay sa homeschool. So we have this Coffee Talks or webinar natin na to. So I hope na magkita-kita po tayo ulit doon, and I pray na lahat po tayo will learn a lot for sa Coffee Talk na to. And I'm last thing na lang po, few minutes na lang to go, we will have our 8 p.m. prayer habit. This is our time to really pray as a congregation to really pray for one another and encourage one another. Pastor Save? Yes, also no, you can join us in a worshiping God every Sunday. Meron po tayong mga worship services. So just like our page Victory Santa Rosa, and then you will be notified no ng mga services natin from 8 a.m. up to 6 p.m. And also if you want someone to talk no, meron po tayong mga groups online na nangyayari. Pwede rin po kayong mag-join no sa amin. Just message this page Victory Santa Rosa, and then we will contact you and connect you to a group no, para at least mabawasan yung stress natin no, na kinikim-kim natin o tinatago natin. And again, thank you Pastor Tito for joining us and teaching us. Ang dami naming natutunan. Excited kami in the coming weeks no, hopefully makasama ka pa rin namin at pag na-invite ka namin. And sobrang love na love ka ng Santa Rosa. Siyempre. Regular thank yan, si Pastor Tito. Amen. So once again, everyone, thank you for joining us. Why don't we end this webinar with a prayer? Lord, bless your people. Bless those who attend, Lord, ng webinar na ito. May you continue to protect them, Lord. May you continue to give them wisdom, Lord, on how they can manage, Lord God, stress, Lord, in their lives. Lord, bless each one of us. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Again, God bless everyone. See you again in the next Coffee Talks.